paulo ng ating mga balita. Presidente ng France at Pangulo Aquino tiwalang malayo ang mararating sa inilunsad na Manila Call kagabi. Habang ang second day naman ng state visit sa Samar, iaanunsyo ang tulong sa naturang lugar. Senador Enrile mananatili pa rin sa Makati Medical Center dahil sa pneumonia. Wala pa rin inilabas na health bulletin pero nasa ligtas na raw na kalagayan. Ang MILF binawi ang pahayag ni Iqbal na umano'y, o sa umano'y pagbili ng armas ng MILF sa AFP. Tatlong biniyag na pulis pinalaya na ng NPA sa Surigao del Norte. Mag-aamang sospek sa pangmamasaker ng 5 katao sa La Union, sinampahan na ng patong-patong na kaso. Mister Kulong, matapos maaktuhan ni Mrs. na nakapatong sa ibabaw ng gagahasain sa nang 18-anyos na anak sa Pangasinan. Higit 30 katao sugatan matapos na mawala ng breno ang isang truck sa Davao. Sa international news, ang US pinangangambahan ang pagsasanib ng ISIS at Boko Haram para mas lalo pang maghasik ng lagim. At sa sports naman mga kaibigan, Manny Pacquiao aminadong wala pa sa 50% ang paghahanda sa mega fight kay Floyd Mayweather Jr. Sa showbiz, kontrobersyal na Hollywood actress na si Lindsay Lohan, dinagdaga ng higit 100 oras ang community service sa kasong reckless driving, habang TV host actress na si Chris Aquino, deadma sa pasaring ng tiyahing si Ting Ting Kuangco, hindi raw kakandidato sa 2016 elections. At live nationwide via satellite mula rito sa Bombo News Center, Makati City, inyo rin pong napapanood sa ating live video streaming sa www.bomboradio.com/video. Ito po ang inyong anchorman, si Bombo Vince Villar. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita. Mga kaibigan, ngayong araw ang ikalawang araw ng pagbisita ni France President François Hollande. At ito po ay magtutungo doon sa Giwan Eastern Samar. Mamaya po kukuha tayo ng update dyan po sa naturang lugar. Pero bago yan, ang Pangulong Aquino raw at ang Presidente ng France ay tiwalang malayo ang mararating sa inilunsad na Manila Call kagabi. May detalye niyan si Bombo Raymond Tinaza. Kumpiyansa ang bumibisita si France President François Hollande na malaking epekto ang ibigay sa international community. Ang inilunsad na Manila Call o Appeal of Manila kagabi lamang. Sinabi o kaya laban yan sa climate change, Bombo Beans. Sinabi ni Ulan sa state dinner na inabot na ng halos hating gabi kagabi, tiyak ito mapapakinggan sa buong mundo at mapakilos ang ibang mangunlad na bansa para sa proteksyon ng kalikasan na sentro sa Paris meeting sa dating na Honyo. Ayon kay Ulan, sa gitna rin ng mga paalas na kalamidad gaya ng malakas na bagyo at pagbaha, asahan ang commitment ng France bilang katuwang ng Pilipinas sa pagbangon. Ngayong araw ay maghapon si Ulan sa Giwan Summer o Giwan Eastern Summer para i-anunsyo nga ang isang magandang balita o tulong hanggang daw sa ganap na makarecover ang mga nasalanta ng pinagkahuling kalamidad, patiklar ng bagyong Yolanda. At sa kanyang mga statement kagabi ay binigyan din ni Pangulo Aquino ang commitment ng Pilipinas para sa pagbawas ng gas emission isang sumisira sa ating kalikasan. Natumbangin ang pahayag ng Pangulo Aquino. This is what we have done, from developing alternative sustainable energy sources to undertaking a massive re-greening program while intensifying an anti-illegal logging campaign. Both our countries committed to work closely together during the 21st session of the Conference of Parties, or COP21, to the United Nations Framework Convention on Climate Change for the adoption of a new agreement that is universal, equitable, and ambitious. In a short while, we will launch the Manila Call to Action on Climate Change, and President Hollande and I will have a chance to speak further on this excellent example of the partnership between our countries. These expressions of solidarity leave me optimistic about the future of closer ties, heightened cooperation, and enhanced partnership between our two countries, not only in helping each other in times of need, but also in pursuing opportunities that will further our relations, not only in fulfilling our responsibilities to the French and Filipino people, but also in combating the great challenges that our world faces today.
Indeed, the Philippines and France will stand together for mutual benefit, peace, and prosperity for all. Kasama rin sa pinanindigan, Bombo Vince, ni Pangulong Franz Olana kung bakit siya hindi raw, ika nga, kwento-kwento lamang o salita yung kanilang commitment ay kanyang dinala itong sina Mario Cotillard at Melanie Laurent na mga kilalang French actresses at mga awardees at para daw mabigyan pa ng bigat yung kanilang panawagan, partikular yung inulat kagabi na Manila Call para sa proteksyon ng ating bansa laban sa epekto ng climate change. So mamaya, ay abangan nga ang maghapon pa ang Pangulong Ulan sa summer at sa 4 ng hapon na yung advice sa atin na biyahe niya pabalik ng Paris, France. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, basta radyo, Bombo! Samantala mga kaibigan, nasa Giwan Eastern Samar kung saan magtutungo itong si Pangulong François Hollande mamaya, no? At mula dyan sa Giwan Eastern Samar, may live na pagulat si Bombo Oximer Asidre. Bombo Oximer, kumusta dyan ang paghahanda ng mga Samaranyos? Yes, Bombo friends, andito tayo ngayon sa Giwan Airport na kung saan ay andito na all force na Bombo friends ang military ano at ang maging ang PSG. Sa ngayon na Bombo friends ay nakikita natin ano na may mga welcome posters na ano kay Secretary Dinky Suliman at maging kay President François Hollande at maging si Attorney Lucille Siring ng Secretary of Climate Change Commission. Sa ngayon, Bombo friends, ay makakausap natin ano si First Lieutenant Piris ng 14th IG sa seguridad kung kumusta ba ang seguridad dito sa naman sa airport ng Giwan Eastern Samar. So sir, kumusta na po ba ang seguridad natin dito at anong oras kayo sir inugment dito sa airport? So far naman po sa coordination namin with the LGU sa mga PNG PNG na maga na magawin andito tapos yung involved na namin na marami dito is the security. So, ayun naman po yung so far yung na yung mga person natin ay nasa mga kanya-kanya naman po na in coordination with din yung mga PM. Ilan po ba kayo sa line of bed dito sa airport? So, sa amin po natin ang 14 ID. So, ayun, Bombo Vince, nakausap natin si First Lieutenant Perez, ang team leader ng inugment ng military ng 14th IB ng Eastern Samar. So, sa ngayon, Bombo Vince, ay medyo tahimik pa ang area at nakabantay ang mga PSG, maging ang military at dito rin yung bomb squad Bombo Vince ay palibot-libot sila sa area dito sa airport na kung saan ay ngayong mga alas 10 ng mga mamayang 10 AM ay inaasahan na lalapag ang sasakyan ni President Hollande Bombo Vince. Okay, pagkagaling dyan sa Giwan Airport hanggang saan pupunta yung Pangulo ng France? Saan yung programa? Sa ngayon na Bombo Vince dahil wala pang pinalabas na itinerary, ano, wala pang hinawakan na itinerary. So pagkatapos dito sa airport ay diretso daw ito sa may downtown area ng Giwan na kung saan ay idadaos yung aktividad niya. So posible sa may plaza, sa plaza ng Giwan Bombo Vince. Oo. Bombo Oximer, ano yung pinakalayunin ng Pangulo ng France sa pagtungo dyan sa inyo sa Giwan Eastern Samar? At ano naman ang epekto nito doon sa mga Yolanda survivors?
Yun nga, Bombo Vince, ang panawagan niya ay ang advocacy ni President Hollande ay ang climate change. So, sa ngayon, base sa ating mga nakausap na mga Yolanda survivors ay excited na sila. Ano ba ang magiging laman ng mensahe or talumpati ni President Hollande mamaya at kung may maibibigay ba na tulong si Presidente? Ano, na tulong sa mga Yolanda survivors lalo na nung moment na ang giwan ano ay may talagang maraming porsyento ng may hirap na rin na kababayan. So ngayon sekreto pa kung ano yung maaring itulong nitong si Presidente Hollande dyan sa Giwan Eastern Samar, kahit malang halimbawa edifisyo or building evacuation center na pinatayo niya dyan kagaya nung kay Pope Francis Center doon sa saan ba yun? Sa Palo Leyte, di ba? Meron din bang ganon na maaring ipakonstruct ang France bilang tulong sa Giwan? Yes, yun na Bombo Vince ang antayin natin ano kung may mga ganun ba. Kasi kahapon, nung makausap natin si Mayor Christopher Shin Gonzalez, sabi niya, after ng activity ni President Hollande, ay meron sila ng pagpupulong, parang closed-door meeting, kung saan ay inaasahan rin niya ano, kung ano ba ang may tutulong na ni President Hollande sa mga Yolanda survivors dito sa Giwan Eastern Samar. Okay, maraming salamat, Bombo Ogsimer Asidre. Yes, Bombo Vince, at maya-maya ay mag-live tayo sa live coverage sa pagbibisita naman ni President Hollande dito sa Giwan Eastern Samar. At live mula dito sa Giwan Airport, ako naman si Bombo Ogsimer Asidre. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo. Sa iba pang mga balita, mga kaibigan, si Senador Enrile ay mananatili pa rin daw sa medical center ng Makati dahil po yan sa sakit ng pneumonia at wala pa rin inilalabas na health bulletin, pero nasa ligtas naman daw na kalagayan. May detalye si Bombo Gerald Ulep. Yes, tama ka dyan, Bombo Vince. Hanggang sa ngayon ay wala pa rin inilalabas na health bulletin ng Makati Medical Center matapos i-confine si Senator Juan Ponce Enrile alas 3 ng madaling araw kahapon. Una nang inihayag ng PNP Public Information Office at ang doktor ng PNP General Hospital na si Chief Inspector Raymond Santos na dinala ang senador sa Makati Medical Center dahil sa pneumonia. Ayon kay Santos, ang pneumonia ay delikadong sakit sa mga newborn babies at sa mga elderly gaya ng senador na nagdiwang lamang ng ika-71 karawan noong Pebrero 14. Umabot din umano ang temperatura ng kanyang katawan sa 39 degrees Celsius kaya isinugod na ito sa paggamutan. Maari raw ito nga napagod sa kanyang birthday celebration sa specialty ward section ng PNP General Hospital kasama ang kanyang pamilya at kaibigan. Maliban rito, sinabi rin ng doktor na kapag umuubos si Enrile, pasintabi po sa mga kumakain, ay may kasama na itong dugo. Magsasagawa naman ng arterial blood test ang MMC kay Enrile habang naka-hospital arrest para malaman ang oxygen saturation sa kanyang dugo. Wala pang bumibisita nga mga personalidad sa senador dahil lang immediate family member lamang ang pinapayagang makapasok sa kanyang kwarto dahil sensitive raw ang kanyang kalagayan. Hindi naman mahigpit ang seguridad sa ospital kung saan naabot lamang sa 5 ang bilang ng mga pulis na nagbabantay. Si Enrile ay nakakulong sa PNP Custodial Center dahil sa kinahaharap na kaso kaugnay ng multi-billion peso pork barrel scam. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulep. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Ipinag-utos na ng Moro Islamic Liberation Front o MILF sa kanilang mga fighters na umiwas sa pakikipaglaban sa tropa ng gobyerno at sa mga miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Ayon kay MILF Chief na Peace Negotiator Muagir Iqbal, nagbigay na lang direktiba ang kanilang chief na si Murad Ibrahim sa lahat ng field commanders matapos ipag-utos ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Gregorio Pio Katapang Jr. ang all-out offensive laban sa BIFF. Umapila naman ang MILF sa militar na siguraduhin ang seguridad ng
mga sibilyan sa isinasagawang opensiba sa mga rebelding grupo. Maayos naman daw na nakipag-coordinate ang AFP sa MILF sa isinagawang military operation para sugpuin ang BIFF. Nangako naman si Iqbal sa AFP na tutulong ang mga ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon sa kinaruroonan ng Jemaah Islamiyah bomb maker na si Basit Osman. Naniniwala kasi ang MILF na kinukupkup ni BIFF o ng BIFF si Osman. Ang Filipino deputy ng Malaysian-born Jemaah Islamiyah bomb expert na nasawi sa Mamasapano incident na si Sulkipli Binhir alias Marwan. Ang MILF binawi raw ang pahayag ni Iqbal sa umano'y pagbili nila ng armas sa AFP. Mula Bombo Radyo Coronadal, may detalye si Bombo John Junosa. Ipinaliwalag ni Moro Islamic Liberation Front o MILF First Vice Chairman Gadzali Jafar ang unang inihayag ni MILF Chief Negotiator Muhagir Iqbal sa naging hearing sa Senado na bumili umano ng mga armas ang MILF sa mga gunrunner ng Armed Forces of the Philippines sa panahon pa ng Arroyo Administration. Ayon kay Jafar, hindi nagmula sa AFP ang mga armas dahil wala namang ebidensyang may pepresenta. Nagmula umano ang mga armas sa iba't ibang individual dahil dito sa Mindanao kahit mga sibilyan ay may mga armas na. Dapat itong maipaliwanag ng maayos dahil hindi nila nais nasisihin ang AFP sa nangyari. Nanindigan rin itong walang partisipasyon ng kanilang grupo sa nagpapatuloy na investigasyon ng Board of Inquiry hinggil sa Mamasapano encounter. Sabi ng opisyal, eksklusibo itong ginagawa ng Department of Justice dahil mayroon naman silang sariling investigasyon na natapos na at depende na lamang sa Central Committee kung mayroon pa itong iimbestigahan. Binigyan din rin itong kahit isa sa mga armas na ibinalik ng grupo na nakita sa video na pumatay sa isang staff member ay sila na ang may kagagawa nito. Ayon kay Jafar, huwag mo nang humusga dahil hindi pa malaman kung sa kanila ba o ibang grupo ang gumawa nito. Braso ng tao, kamay, at hawak yung 45 gamit, pinaputok yun. On that basis alone, no one can conclude na si ganito ang bumaril, si ganyan ang bumaril. Yan ang balita mula rito sa Bombo Radyo Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo John Sunosa para sa Pambansang Radyo na Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Itinanggi ng nag-resign na Philippine National Police Chief Director General Alan Purisima ang mga lumabas na ulat na iginigit niya sa Pangulong Ninoy Aquino na paupuin ang isa niyang protege bilang bagong police chief. Ayon sa kanyang abogado na si Christopher James Purisima, taliwas sa mga ulat ay walang irerekomenda si Purisima sa Pangulo dahil wala na ito sa posisyon. Base kasi sa mga lumalabas na ulat, mistulang si Purisima pa rin ang hepe ng pamamansang pulisya dahil sa kanya pa rin nakikinig ang Pangulo Aquino kaugnay ng mga usaping may kinalaman sa hanay ng pulisya. Pilit daw kinakausap ni Purisima si Pinoy para paupuin si Director Juanito Vanyo, ang kasalukuyang Deputy Chief for Logistics bilang bagong PNP Chief para mapagtakpan ang mga kinakarap na kaso. Sa ngayon, nanatili pa rin ang PNP Officer in Charge si Deputy Director General Leonardo Espina, makaraang suspindihin ng Ombudsman si Purisima ng 6 na buwan dahil sa manumalyang kontrata ng PNP sa isang courier service noong 2011. Samantala, tatlong binihag na pulis pinalaya na ng NPA sa Surigao del Norte. Mula Bombo Radyo Butuan, may detalye si Bombo Kevin Linag. Nakapiling na ng kani-kanilang mga pamilya ang tatlong mga pulis na prisoners of war matapos ganap na palayain mula sa kamay ng mga New People's Army o NPA bandang alas 2 ng hapon kahapon sa may barangay Lahi, Higakit, Surigao del Norte. Nakilala ang mga police officers na sila PO1 Junri Amper, PO3 Democrito Polvorosa, at PO1 Marichel Contemplo na naabdak sa magkaibang bayan ng Alegria at Malimuno sa nasabing lalawigan noong buwan ng Nobyembre ng nakaraang taon. I-turn over ng NPA ang tatlong mga bihag sa pamamagitan ni Kaoto na sinalubong naman ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte na siyang nanguna at nagsumikap upang tuluyan ng pakawalan ang mga ito. Napagalamang lumapit at humingi ng tulong ang pamilya ng mga bihag kay Mayor Duterte upang mapadali ang proseso ng pagpapalaya. Nilinaw naman ni Duterte na hindi siya nakikialam sa nasabing sitwasyon na responsibilidad at sakop ng Caraga Region. Ginawa lang nito ang dapat at kaya niyang gawin matapos dumulog sa kanya ang pamilya ng mga bihag. Yan ang ulat mula dito sa himpilan ng Bombo Radyo Butuan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Kevin Linaak para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo!
Australian national na naaresto sa Bukidnon at wanted ng Interpol sa kasong human trafficking at sexual abuse. May kaso rin daw na kidnapping at homicide sa Caraga region. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, may follow-up si Bombo Junel Luca. Kasong kidnapping at homicide ang karagdagang kasong karapin ng Australian National na wanted sa International Police at maging sa Domestic Police Force na nakabase sa lungsod ng Cagayan de Oro. Ito'y matapos unti-unti nang lumutang ang mga taong dating nagamit ang suspect na si Peter Gerard Scali na kabilang sa kanyang nabiktima dahil sa mapanding lang ng mga alok, makuha lamang ang kagustuhan nito. Sa panayam ng Bombo Radio, inihayag ni NBI Regional Director Attorney Angelito Magno na ang kasong kidnapping at homicide ay kaugnay sa naluko ni Scali na nakabase sa rehiyon ng Caraga. Sinabi ni Magno na taong 2011 pa nawala ang isang babaeng minor de edad. Subalit nang pumutok sa Bombo Radio ang balita na nahuli na si Scali, ay nagbigay pag-asa ito ng kanyang mga magulang dahil upang lumapit din sa NBI Caraga at natuklasan sa loob ng apartment dito ang mga buto ng tao. Na-discovery rin ng NBI na mayroon umanong living partner ang suspect kung saan naging katuwang niya sa mga ginawa nilang child trafficking at child abuse sa bansa. Magugulitang halos umaabot sa 10 kabataan sa Cagayan de Oro City ang biktima ni Scali kung saan pinaghubad niya at ipinagawa ang malaswang mga bagay upang makita ng kanyang mga kliyente na nakaharap sa video live streaming na nakabase sa Europa na pag-alaman na kabilang sa mga kasong kinharap ng suspect sa korte ng Cagayan de Oro City ay ang qualified human trafficking, sexual assault at maraming counts ng fraud sa bansang Australia. Bombo Junel Ucat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Sa La Union naman, mag-aamang suspect sa pangmamasaker ng 5 katao doon naharap daw sa patong-patong na kaso. May detalye mula Bombo Radio La Union, si Bombo Cheryl Aragon. Nahaharap ngayon sa patong-patong na kaso ang mag-aamang suspects sa nangyaring pamamaril sa barangay Kapas sa bayan ng Agoo, La Union na ikinamatay ng 5 nilang kamag-anak. Sa barangayam ng Bombo Radio La Union kay Police Chief Inspector Artemio Infante, hepe ng Agoo Municipal Police Station, kasong multiple murder at frustrated murder ang kakaharapin ng mga suspect. At dahil dito, case closed na ang nasabing krimen. Iginait ni Infante na lang dispute ang motibo sa nasabing pamamaril. Una nang nahuli ang isa sa apat na suspect na si Ferdinand Gayo matapos ang massive manhunt operation ng mga otoridad sa barangay Kapas, habang ang mag-ama na sina Oscar, Noel at Demetrio ay natuntun ng magtago ang mga ito sa isang bahay ng kanilang kaanak sa barangay San Jose sa bayan ng Del Monte, Bulacan. Kung maalala, patay sa nangyaring pamamaril ang 5 katao na kinabibilangan ni Zosimo Fontanilla, Ronaldo Refierzo, Gil Cabilitazan, Gilbert Cecilio at ang 3 taong gulang na si Mary Ann Refierzo, habang nagpapagaling naman sa ospital si Narodel Refierzo, Benji Tubanya at Gilmar Cabilitazan na nagtamo ng bala sa kanilang katawan. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio La Union para sa Bombo Network News. Bombo and Cheryl Aragon nag-ulat para sa Babasang Radio ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Sa Pangasinan, mga kaibigan, nakaligtas naman ang isang 18-anyos na dalaga sa panggagahasa ng kanyang sariling ama dahil naaktuhan sila ng kanyang nanay. Mula doon sa Pangasinan o Bombo Radio Dagupan, may detalye niyan si Bombo Justin Fontanilla. Labis ang pasasalamat ng isang 18-anyos na dalaga sa di pagkakatuloy ng tangkang panghahalay sa kanyang sariling ama sa bahay ng Bayambang dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ayon sa impormasyon, alas 10 ng gabi nang maalimpungatan ang ina ng di na pinangalan ng dalaga matapos mapansing wala na sa tabi nito ang asawa. Nang imulat nito ang kanyang mata, nakita niya na nakaibabaw na ang mister sa 18-anyos na anak na nakahiga malapit lamang sa kanilang higaan dahilan upang sugurin niya ang asawa. Sinampal at tinadyakan ng ginang ang mister dahilan upang magising ang kanilang anak na napag-alamang nakababa na ang pang-ibabang kasuotan nito. Kinaumagahan ay nagtungo sa impila ng kapulisan ang mag-ina upang ireklamo ang padre di pamilya na agad namang naaresto. Sa ngayon ay nakakulong na ang suspect at nakatagpang sampahan ng kaukulang kaso. Mula dito sa Bombo Radio Dagupan para sa Bombo Network News, Bombo Justin Fontanilla Rosette nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Sa Davao naman, higit 30 katao na dadalusan sa isang kasalan ang sugatan matapos na mawala ng preno ang kanilang truck na sinasakyan. May detalye mula Bombo Radio Davao, si Bombo Eman de la Peña. Higit 30 mga individual ang nadala sa Southern Philippines Medical Center o SPMC matapos ang nangyaring aksidente sa isang forward truck
Pasado alas 7 kagabi sa Diversion Road, maalito sa lungsod ng Davao, sinasabing nanggaling sa barangay Ising, Carmen Davao del Norte ang Isuzu truck na minamaneho ng isang Edward Fabian at papuntang Maasim sa Rangali Province kung saan sakay nito ang mga kapitbahay at mga kamag-anak ng ikakasal ngayong araw na nakilalang si Dodong Liba. Ayon pa kay Barangay Ising Captain Michael Arado, bumiyahe pasado na sa East kagabi mula Davao del Norte ang nasabing forward truck, sakay ang mga biktima para sana dumalo sa isang kasal. Ngunit pagdating nito sa may diversion road dito sa lungsod, nawalan umano ng peno ang sasakyan, dahilan na dumiretso ito sa kanal at tumilapon ang mga sakay nito. Ligtas naman ang lahat ng mga pasahero at kasalukuyang ginagamot ngayon sa Southern Philippines Medical Center o SPMC. Yan ang ulat mula Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News. Bombo Eman de la Peña, nag-uulat para sa Mabasang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Naitala ang pinakamainit na temperatura sa Metro Manila kahapon. Pumalo sa 33.5 degrees Celsius ang naitala sa ilang lugar sa Metro Manila alauna 50 ng hapon kahapon. Ayon sa PAGASA, aasahan pa ang mas mainit na panahon pagpasok ng summer season sa ikalawa hanggang ikatlong linggo ng Marso. Sa ngayon, hindi pa pumapasok ang summer season dahil hindi pa napapalitan ang northeast monsoon o amihan o Esterlis. Sa ngayon ay nasa 33.4 degrees Celsius pa lamang ang average maximum temperature na naitala sa PAGASA Science Garden sa Quezon City at sa Abril ay tataas pa ito hanggang 35 degrees Celsius. Bombo, Balitang OFW! Balitang OFW! OFW! May good news sa mga highly skilled OFW sa US dahil magbibigay ang nasabing bansa ng work permits. Simula sa May 26, 2015, ang mga H-1B visa holders ay pwede nang mag-apply para sa work permits. Ito ay bahagi raw ng executive action ni President Barack Obama sa immigration. Ayon sa US government, makakatulong ang nasabing programa sa mahigit 180,000 na mga foreign workers sa unang taon lamang ng implementasyon. Bombo International News. Bombo International News. International News. Ang Estados Unidos ay nangangamba raw sa posibleng pagsanib puwersa ng ISIS at Boko Haram para mas lalo pang magasik ng lagim. May detalye niyan si Bombo Jovino Galag. Patuloy ang pagkuha ng ilang mga impormasyon ng mga British police sa ibang mga pagkakakilanlan. Ganon din ang mga kalapit at kamag-anak ng isang membro ng ISIS matapos na ito ay kinilala at pinangalanan ng intelligence agencies. Ang nasabing lalaki na may British accent ay nakita sa video na responsable sa pamumugot sa mga Western hostages at ito ay kinilalang si Muhammad M. Wazi, isang Kuwaiti-born Londoner ayon na rin sa dalawang US officials. Maraming mga Muslim-led human rights advocacy group sa London ang bumatikos sa paglabas ng pangalan ng suspect dahil ito raw ay isang paraan ng harassment. Sa ngayon ay patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang posibleng kasamahan ng suspect para mapigilan ang pagsasagawa ng terorismo. Samantala, pinangangambahan ngayon ng Amerika ang pagsanib pwersa ng militanteng grupong Boko Haram ng West Africa at mga ISIS militants. Ang nasabing impormasyon ay nakuha ng Amerika matapos na magpadala ng tweet ang Boko Haram sa isang jihadist media na nagagalak sila sa pakikipagsanib sa kanila. Dagdag pa ng mataas opisyal ng Amerika, posible ang pagsasanib at kapag natupad ay mas lalong titindi ang paghahasik nila ng terorismo. Yan ang ating ulat, Bombo Jovino Galang, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News. Bombo Sports News. My promoter and I, we agree already whatever he wants and the agreement he wants to do, and we agree already. It's time to make that fight happen, that the fans deserve it. Let's make it happen May 2nd, Mayweather versus Manny Pacquiao. Let's do it. The Pacquiao Mayweather fight. Pacquiao Mayweather fight. A beat. Kaya natin to. Manny Pacquiao aminado raw na wala pa sa 50% ang kanyang paghahanda laban kay Floyd Mayweather Jr. May detalye niyan si Bombo Kevin Fuentes.
Aminado si Manny Pacman Pacquiao na wala pa sa 50% ang kanyang paghanda sa nakatakdang laban kay Floyd Mayweather Jr. Ayon kay Pacquiao, kailangan niyang maabot ang 100% na kondisyon at focus upang bigyan ng unang talo si Mayweather. Una rito, hindi pa nakalasap ng talong kampiyon sa kanyang 47 panalo sa professional career. Nakatakda sana mag-training si Pacquiao sa kanyang MP Tower Gym sa Quiapo, Maynila, subalit naisip nito na malayo pang kanyang mega fight sa Amerikano kung saan nakatakda mangyari sa Mayo 2 sa MGM Grand sa Las Vegas. Ipinalam ng Pinoy Ring Icon na kailangan niya magdaan-dahan at panatilihin ang kanyang bilis. Samantala, nakapag-record na ng entrance song si Pacquiao para sa kanyang May 2 fight kay Mayweather. Ayon sa report, aawitin ni Pacquiao ang lalaban na kumpara sa Pilipino na gawa ng composer na si Lito Camo. Ang kanta ay naglalaman ng minsay na hindi dapat maging hadlang ang hamon sa buhay upang maging inspirasyon sa iba. Sa pagtatapos ng linggo, inaasa na lilipad na patungong Los Angeles si Pacquiao para sa kanyang puspusang training laban sa Pound for Pound King. Para sa Bombo Network News, Bombo Kevin Fuentes nag-uulat para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Mag-partner na Pinoy Q artist na kampiyon daw sa Manny Pacquiao Cup Doubles Tournament 2015 sa Gensan. Mula Bombo Radyo Gensan, may detalye si Bombo Cheris Lumag. Itinanghal na kampiyon ng Pinoy billiard players sa Manny Pacquiao Cup International 10-ball doubles tournament na isinagawa sa SM Mall dito sa lungsod ng General Santos. Ito'y makaraang talunin nila ang pambato ng Taipei sa score na 11-10 sa race to 11. Naging kapanapanabik at gitgita ng laro sa pagitan ng Pinoy duo na sina Raymond Faraon at Oliver Medenilla at katunggali nilang sina Liu Chenxie at Liu Riteng kung saan dumating pa sa puntong 10-10 ang score ng dalawang team. Nabatid na pagdating sa race to 11 ay nangunguna na sana ang dayuhang tandem makaraang maipasok ang first ball hanggang ninth ball. Subalit bumalya sila sa ball number 10 kaya't nagkaroon ng chance ang Pinoy players na hindi naman binigo ang mga fans at nakamit nga ang kampiyonato. Kaagad na tinanggap ng mga kampiyon ang cash prize na $20,000. Nabatid na ang MP Doubles Cup Tournament ay isinagawa matapos ang MP Cup World 10 Ball Championship kung saan itinanghal na kampiyon si Pinyiko ng Taipei matapos talunin ang Pinoy Q artist na si Carlo Biado. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Gensan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Cherish Lumang para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Showbiz Balita! Bombo Showbiz Balita! Showbiz Balita! Kontrobersyal na Hollywood actress na si Lindsay Lohan, dinagdagan ng higit sa 100 oras ang community service sa kasong reckless driving, habang ang TV host naman at actress na si Chris Aquino, deadma sa pasaring ng kanyang tiyahing si Ting Ting Kuangco, hindi raw siya kakandidato sa 2016 elections. May detalye niyan si Bombo Lizelle Galan. Wala na umanong balak patulan ng TV host actress na si Chris Aquino ang mga pasaring ng tiyahin niyang si Ting Ting Kuangco. Ito'y matapos sabihin ni Kuangco sa isang blog entry na lilisanin niya ang Pilipinas kapag kumandidato si Chris na gobernador ng Tarlac sa 2016 elections. Muling binigyang diin ng presidential sister na hindi siya tatakbo sa public office. Ang kontrata raw niya sa endorsements ay nagbabawal sa kanyang kumandidato sa halalan. Ayon pa kay Chris, nais niyang ituon ang oras sa mga anak na sina Josh at Bimby. Sinabi ng tinaguri ang Queen of All Media na deadman na siya sa mga negatibong bagay kagaya ng pasaring ng tiyahin. Maliit ang niyang bagay ito kung ang kapalit naman ay ang pagiging anak ni Cory Aquino. Walang epekto ayon kay Chris ang mga paninira sa matatag na samahan nilang magkakapatid. Si Ting Ting Kuangco ay may bahay ni Piping Kuangco na kapatid ng dating Pangulong Cory. Si Piping Kuangco ay isa sa mga itinuturong na sa likod daw ng balak umanong kodita laban sa Pangulong Noynoy Aquino kasunod ng pagkasawi ng 44 na miyembro ng Special Action Force sa operasyon sa Mamasapano, Maguindanao. Sa Hollywood, dinagdagan ng korte ng 125 oras ng community service ang kontrobersyal na Hollywood actress na si Lindsay Lohan. Ayon kay Superior Court Judge Mark Young, ang mga oras na nag-community service raw si Lohan habang nasa London ay hindi maaring mabilang sa parusa nito. Kinwestiyon kasi ng prosekusyon kung paano makapag-community service si Lohan sa London. Gayong ng panahong iyon ay nagpapagamot ito dahil nadapuan ng chikungunya virus.
nabatid na hinatulan ang Mean Girl star ng 240 oras na community service matapos kasuhan ng reckless driving noong 2012. Binigyan si Lohan hanggang Mayo 28 para kumpletuhin ang karagdagang community service. Sinabi naman ng abogado ni Lohan na si Attorney Sean Holly, walang problema sa kanila ang dagdag na oras sa community service dahil nag-i-enjoy daw ang aktres sa ginagawa. Bombo Lizal Galan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Bombo! Distance theirs, and foreign exchange rate update. Matapos ang tatlong sunod na price hike ay may nakikita na namang price rollback sa presyo ng petrolyo ang mga kumpanya ng langis sa susunod na linggo. Sa ikatlong araw kasi ng trading sa international market, bumaba sa 70 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel habang 40 centavos naman sa kada litro ng gasolina. Malalang aabot sa 4 pesos ang itinaas na presyo ng produktong petrolyo sa tatlong beses na price hike noong nakaraang tatlong linggo. Samantala, namumuro namang tumaas ang presyo ng kada kilo ng liquid petroleum gas o LPG. Papalo sa 50 centavos ang dagdag na presyo sa kada kilo ng LPG o mahigit 5 piso sa itataas o ang itataas sa isang tangke. Samantala, sa ating foreign exchange rate update mga kaibigan, ang US dollar ay nagkakalaga ng 44 pesos and 16 centavos. Ang Hong Kong dollar naman ay nagkakalaga ng 5.69 centavos. At ang Singapore dollar ay may halagang 32 pesos and 65 centavos. Ang Bombo Business News and Foreign Exchange Rate Update are brought to you by Queen City Development Bank. Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa buong mundo, yan po ang kabuuan ng ating pagbabalita sa Bombo Network News Morning Edition araw ngayon ng Biyernes, Pebrero 27, 2015. Balikan lamang po natin ang ating mga headlines. Ang presidente ng France at ang Pangulo Aquino ay tiwala raw na malayo ang mararating sa inulunsad na Manila Call kagabi, kaugnay nga po yan ng paglaban sa climate change. Ang mga kababayan naman natin sa Giwan Eastern Samar nag-aabang na raw sa Pangulo ng France at mga kasama nito at tinabangan din ang tulong na maaring ibahagi sa mga Samareños. Senador Enrile mananatili pa rin sa Makati Medical Center dahil sa pneumonia. Wala pa rin daw inilalabas na health bulletin pero nasa ligtas naman kalagayan. MILF binawi ang pahayag ni Iqbal na umano'y pagbili nila ng armas sa AFP. Tatlong binihag na pulis, pinalaya na ng NPA sa Surigao del Norte. Mag-aamang suspect sa pangmamasaker ng 5 katao sa La Union, sinampahan na ng patong-patong na kaso. Mister Kulong, matapos maaktuhan ni Mrs. na nakapatong sa ibabaw, nang gagahasain sanang 18 anyos na anak sa Pangasinan. Higit 30 katao sugatan matapos mawala ng preno ang isang truck sa Davao. Sa international news, ang Estados Unidos nangangamba raw sa pagsasanib puwersa ng ISIS at Boko Haram para mas lalo pang maghasik ng lagi. At sa sports naman, Manny Pacquiao aminadong wala pa sa 50% na paghahanda sa mega fight kay Floyd Mayweather Jr. Sa showbiz naman, ang kontrobersyal na Hollywood actress na si Lindsay Lohan, dinagdagan pa ng higit 100 oras ang kanyang community service dahil sa kasong reckless driving. Habang ang TV host actress na si Chris Aquino, dead maraw sa pasaring ng tiyahing si Ting Ting Kuangco at hindi raw siya kakandidato sa 2016 elections. Sa mga latest pa mga impormasyon, maglago lamang sa ating official website ang www.momboradio.com. Sundan kami sa Twitter at Momboradio News. Ilike kami sa Facebook, facebook.com/Momboradio Philippines. At live nationwide via satellite mula rito sa Bombo News Center, Makati City. Inyo rin pong napanood sa ating live video streaming sa www.momboradio.com/video. Ito po ang inyong anchorman, si Bombo Vince Villar, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo! Boom, boom.